mga lods, nandito tayo ulit mga lods, kasi magturo ako mga lods kung paano magbayad ng kuryente galing sa GCash mga lods. Labi na diri sa mga Bisaya, diri sa Cebu mga lods, magtudlo mo yung mga lods kung masaon pagbayad sa kuryente galing sa GCash mga lods. Sayo na kayo ng mga lods, tanawan niya akong video mga lods ha. So kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel mga lods, please huwag niyo kalimutan na mag subscribe and click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga YouTube video post mga lods. Please po mga lods, bisitahin niyo po ang aking munting YouTube channel. So yun lang mga lods, intro muna tayo mga lods. Salamat po. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces. Oh. Nandito na tayo mga lods. First mga lods, punta muna tayo sa GCash app mga lods. So kung meron na kayong GCash o naka ano na kayong mga lods, naka may account na kayo sa GCash, at syempre kung may GCash na kayo at naka fully verified na kayo mga lods, diretso-diretso na mga lods ang pagbayad sa ating mga transaction. So, click lang yung bills mga lods, tapos dito electric utilities. Teka mo na mga lods, dyan sa bills mga lods, tapos dito sa electric utilities mga lods, tundan nyo lang yung aroma lods. Tapos dito may nakakita kayong search, para madali nyo lang makita, search nyo lang agad mga lods. Dito sa aroma, dito sa aris sa Cebu mga lods, Cebico ang gamit namin dito. Kaya sinesearch ko yung Cebico to. Pili ko ito mga lods. Yan ang gamit namin mga lods. Tapos dito mga lods, may nakita kayong account name, account number, email, at saka ang pabayaran nyo sa kuryente mga lods. Dito type muna ako ng email mga lods. Tapos mga lods, i-type ko rin yung babayaran ko sa kuryente mga lods. Yung babayaran sa kuryente namin mga lods, ito 1,955.48 pesos. Dapat i-review nyo mga lods, kasi sayang naman hira yung pinag-usapan natin dyan dito. I-review nyo pang lima kasi mga lods, para sure agad yung ating transaction mga lods, para walang problema mga lods. Tapos dito sa account number, in-include mo na mga lods. Sa account number mga lods, doon nyo lang makita sa receipt, sa resibo nyo. Hanapin nyo lang doon sa resibo nyo mga lods. Yung account name mga lods, dyan naka-register yung pangalan na pinagamit sa bahay nyo, sa kuryente. Tapos yan mga lods, review nyo ulit mga lods.
Tingnan nyo mga loads. May charge na 5 pesos ng mga loads. Dapat tama lahat yung in-input yung mga loads para walang problema mga loads. Tapos yung mga loads, click nyo lang next. Ito, i-review nyo ulit mga loads. Tapos confirm mga loads. Click nyo lang confirm mga loads. Tapos nyo may review. Tapos dito makita niyo na anong yung resibo nyo mga loads. Tingnan nyo, save nyo lang sa ano yung gallery nyo loads ang yung resibo nyo mga loads. May nakita ko yung arrow, click nyo lang dyan at dyan, naka-receive na sa ating gallery yung resibo mga loads. Ito, may naka-tips na Gcash sa ating email. Yan mga loads. Sa nakita nyo mga loads, yan ang sinin ng Gcash sa ating email. So bali, resibo rin yan mga loads. Kasi ngayon sa Gcash sa ating email. Review ko lang ulit mga loads kasi para walang problema mga loads. Yan mga loads. Tapos na mga loads at punta ulit tayo sa Gcash mga loads. Huwag mong kalimutan mag-log out sa ating Gcash account mga loads. Log out muna natin mga loads. Ayan. Yun lang ang lahat. Yun lang lahat mga loads. Salamat po sa pag-load. Thank you.